for today's video, mga kanokis, is magpapainom tayo ngayong araw, mga kanokis, no, dahil schedule nila ngayong araw sa pagpapainom ng B12, mga kanokis, no. Alright, so tara, mga kanokis. So mga kanokis, day 14 ngayon ng pagpapainom natin ng B12 sa ating mga alagang kakirels, mga kanokis, no. At sakto, mga kanokis, dahil sa TikTok mayroong nagtatanong ng paano ba magpainom ng B12, mga kanokis, sa 3 months old, mga kanokis, no. Alright, so yung nagtanong sa TikTok, mga kanokis, is si Ka Jeron Gal from Tandag City, mga kanokis, no. Ang tanong niya, mga kanokis, no, is yun na nga, paano ba magpainom ng B12 sa sa 3 months old na mga bibistag, mga kanokis, no. At kung ilang araw ba magpainom ng B12, mga kanokis, no. Alright, so ito yung sagot ko sa tanong mo, Idol Ka Jeron Gal from Tandag City. Alright, so ito yung B12 Idol. So depende kasi sa B12, meron kasing B12 Idol na yung maliit na pula is hindi mo mahati yun. So ito yung gamit ko na B12, mga kanokis, no. At yung pinapainom ko, mga kanokis, is 4 months old na mga baby cockerels, at mayroon akong kanaway na 2 months old, mga kanokis, no. Alright, so ang ginagawa ko, mga kanokis, sa pagpapainom ng B12, mga kanokis, no, is ito, mga kanokis, no. Hinahati ko yan para ipainom ko doon sa mga baby cockerels natin, mga kanokis, no. So bakit ko nga ba hinahati yan? Nang sa ganon, yung dosage na makukuha ng ating baby cockerels, dahil 4 months pa lang sila at may 2 months, so katamtaman or tama lang, no? Dahil yung isang kapsula nito is siguro naglalaman ng hindi ko sure, so siguro yung isang tablet nito is para lang sa mga 6 months up, mga kanokis, no, or 5 months up. Alright, so yan ang mga edad, no. So since yung pinapainom ko dito at yung tanong mo ay para sa 3 months to 4 months, at tamang-tama, mga kanokis, no, dahil yung ginagawa ko is ito. So hinahati ko yan at iminibigay ko yan sa loob ng 3 ulit sa loob ng isang linggo. Alright, so every other day, kunyari Lunes, Martes, stop, Miyerkules na naman, Huwebes, stop, Friday na naman. So yung Sabado at Linggo is pahinga. Pahinga ng manok, pahinga ng katawan, mga kanokis, no. Nang sa ganun, hindi ma-immune sa gamot yung ating mga baby cockerels, mga kanokis, no. Alright, so ano nga ba ang dulot or epekto nito sa ating mga alagang manok, mga kanokis, no. Alright, so kuwain ko lang yung kanaway natin, mga kanokis, no, dahil papainumin natin ngayon, no. 1 eternity later. So andito yung kanaway natin na 2 months old. Ito yung kapatid ng ninakaw. Ito yung dumaan sa bulutong, no. So ito yung putla at payat. Pero ngayon, dahil naka day 14 na tayo, no, so kita-kita yung ipikto sa dulot na pagbibigay natin ng B12, no. So kitang-kita na medyo yung palong niya namumula na, pero yung mukha natural lang yan dahil sisiyo pa yung manok natin, pero yung katawan is nagkaroon ng laman. So epektibo talaga yung pagbibigay ng B12 sa ating alagang manok. Alright, so ito yung papainumin natin, no. Disclaimer: no animals were harmed in the making of this video. So yung epekto kasi ng B12, mga kanokis, no, is ito yung nagbibigay or mayaman siya sa pagbibigay ng red blood cell sa ating mga alagang manok. Kapag ka meron kang maputla, mapayat na sisyo, so ito dapat yung maibigay natin bukod sa mga Bitmin Pro or yung sa mga powder na ihalo sa tubig, yung mga Bitmin Pro. So dapat magbibigay tayo ng B12, mga kanokis, no. Alright, so yun lang yung masasabi ko about sa pagbibigay ng B12, no. So sa tanong mo, sana ay malinawan ka at nasagot ko ng maayos, no. So ang pagbibigay ko sa 3 months is hindi ko siyang buo na binibigay. So
hinahati ko siya at ibinibigay ko siya sa loob ng tatlong beses sa isang linggo, alright? So, shout out sa iyo, Idol Ka Jiron Gal from Tandag City, no? Sana'y maintindihan mo at magustuhan mo yung sagot ko sa iyo, no? Dahil ito yung, dahil hindi naman tayo, inuulit ko, hindi naman ako perfecto or magaling sa pagmamanok. So, kung ano lang yung experience ko, is yun lang yung ma-i-share ko sa inyo, alright? So, ngayon, magpapainom na ako ng ating mga alagang kakirels, no? Dito na, no? Papainom na tayo. A few inches later. So, ito yung 4 months natin, no? Ngayong December 3, dahil August 3, born to, mga kanogs, no? 4 months na siya, mga kanogs, no? So, ito yung bibigyan natin ng B12. Disclaimer! No animals were harmed. The making of this video. So ayan, ganun lang kabilis magpainom, no? Ang B12, kahit ikaw lang mag-isa, kaya mo yan, mga kanogis, no? Sa pagpapainom, no? So, ipitin mo lang yung dalawang bibig. So, andito yung gamot. Ipitin mo lang. So, pagkaipit mo yan, mga kanogis, no? Diretso mo na hulog, pagka ganyan, yan. Diretso mo na hulog yung gamot doon sa bibig, mga kanokis, no? Alright? So, papatay ng isa, mga kanokis, no? So, andito yung pangalawang kakerels na bibigyan natin ng gamot. So, ayan, no? Ganun lang, kabilis, mga kanokis, no? Alright? So, kukuha pa natin ng isa. Ganun yung bibigyan natin ng gamot. So ito yung huli, bibigyan natin ng beetle, mga kanogis, no, right? Ating 4 months old na talisain. So mga kanogis, di kagupuan yung mga maging backyard, pero dahil wala tayong magawa, wala tayong pambili ng mga quality, so alagaan na lang natin to, yung mga ganitong manok natin, no, right? Giniagawa? Mga kanogis, kapag ka ang manok natin ay matatakaw, mga kanogis, no, ibig sabihin ho niyan, mga kanogis, is healthy po yung mga manok natin, mga kanogis, no, right? So masaya ho tingnan na matakaw sila, no, kung kumain kahit na bibilaukan na sa sobrang takaw, is patuloy pa rin sa pagtuka, mga kanogis, no, right? So yan yung nagpapatunay na ang manok natin is malakas, no? Alright? So, saya tingnan, mga kanogis, no? So, hindi tayo nai-stress. Pero kapag ka meron dyan na paunti-unti lang kung tumaka, ay nako, masakit sa ulo yan, mga kanogis, no? Dahil hindi mo alam kung ano nangyari sa manok mo. Dahil ayaw kumain, no? Alright? So, ayan, makita natin na yung manok natin is healthy, no? So, ayan. So hanggang dito na lang for today's video, mga kanogis, no. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, nag-like, nag-comment at nag-share sa lahat ng ating mga video, mga kanogis, no. So hanggang dito na lang. Peace out.